So ngayon po, papasok na tayo. Ito na. Oh, tapos na muna yung kulitan. Babalikan natin mamaya. Magseryoso tayo ng konti para sa inyong karagdagang kaalaman patungkol sa kalusugan. Alam mo, tontuwa ako sa background natin, no? Okay. Eh, tingnan nyo yung daing dumadaan. Oh. Siyempre, Atoy. Summer na summer at mahangin sa labas. Yeah. Ah, sige, sige. Gusto mo na mani? Mani? Oo. Oh. May nagtitinda sa labas. Mamaya na. Oo, oh, mahirap magsalita habang mahangin. Yung mga nandiyan na nanonood, gusto nyo yung mani? Order na. Order na. At ngayon po, ang topic natin ngayon sa... Alam niyo ba? Dito po sa alam niyo ba, ituturo namin mga hindi niyo alam. Kaya kung alam niyo na, manahimik lang kayo at ituturo niya ni Doc Atoy. Cha, okay. Cha, cha, cha. Ang okay. Topic natin is... Affirmation. Affirmation. Anyone, lalong-lalo na yung may sakit, needs to practice affirmation. Bakit? Kung hindi natin mapapractice ang affirmation, mas matagal ang healing process ng human body. Yes, our own human body has the wisdom for itself. Kaya niya magpagaling sa sarili. Pero kailangan, kung ikaw ang may katawan, tutulungan mo yung katawan mo para mas mapabilis ang healing process niya through affirmation. Ngayon, ituturo namin, maiksi lang to. Yes. Meron tayong four kinds of affirmation. Pero para maintindihan niyo lang muna, ano ang affirmation? Boss Vic? Okay, affirmation. Okay po. Hindi lang po ito sumasaklaw sa ating mga kaibigan or mga kababayan may karamdaman. It implies to everyone. Everyone. Pero dahil tayo ay nasa mga nangangailangan tulong para sa kalusugan, yan po yung ating bibigyang diin sa araw na ito. Affirmation is a new thought and new age terminology refers primarily to the practice of positive thinking and self-empowerment. Yun. I'm out. Simpleng-simple lang. Ang affirmation, ito ay new word eh. Dito, sa panahon natin ngayon. Ito ay ang pagpapractice na kailangan matuto tayo ng positive thinking and self-empowerment. So dito, pag natutunan mo, ang unang matatanggal dito yung self-pity. Yung awa mo sa sarili mo. Yes. Kasi karamihan sa mga pasyente, kahit nga hindi pasyente, wala namang sakit eh. Masyadong akala mo, kalunos-lunos yung kalagayan. Aww. So you need to have an affirmation. It starts with the own brain, with the CPU, with the command center. Ayan. Okay, sige, tuloy mo. Kaya nga, fostering a belief that a positive mental attitude supported by affirmation will achieve success in anything. See? In anything. Hindi lang pala sa pagpapagaling. No? Kung tama. Ikaw ay may pangarap sa buhay, okay, pangarap, positive thinker ka, pero may affirmation ka din, eh, mas mabilis mong marireach yung goals and dreams mo in life. Okay? So, paano natin maituturo to? Positive. Dalawang klase. Ah, pag sinabi ng affirmation, positive thinking na. Positive so, kagad. Wala yung negative. Pagdugtungin natin, ano ang positive affirmation? Parekoy. Okay. The practice of positive thinking and self-empowerment. Positive affirmation are simple sentences that people use to describe how they want to be. Or how they want their circumstances to be. Yeah. In a way that affirms that is already true or on its way to becoming true. Ayan, makinig maigi ha. Ang positive affirmation ay simple sentences. Simple. Napaka-basic lang na sentences kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo in the future. Diba? Yung katulad nito, simpleng sentences. Gagaling ako. Alam ko na gagaling ako. Alam ko yayaman ako. Those are positive affirmations. Ngayon, totoo na pwede kang gumaling, pero ina-affirm mo on your own na malapit ka ng gumaling. Yes, gagaling ako. Okay. At ano itong mga law? Kasi meron tayong tinatawag na law of attraction. Ito, hindi na to new age. Old age na to pare. Opo. What is law of attraction? Okay, therefore, law of attraction affirmation specifically target the areas of your life that need improving and help you believe that you really can attract
all of your dreams by improving self-perception. Yo. They also designed to ensure that you keep constant attention to your thoughts and behavior as your day progresses. Tama. So, pakinggan nyo, ha? Law of attraction. Simplified natin. Kaya tayo gustong-gustong pakinggan kasi na ginagawa natin basic eh. Pag may barkada ka na siyam na tambay at tumambay ka rin, alam mo ba na ikaw yung pang-sampung tambay? That's law of attraction. Pero kung may kaibigan ka na siyam na tambay at ikaw ay gusto mong maabot ang pangarap mo, niyaya mo yung isa para samahan ka na marating yung pangarap mo, dalawa na kayong hindi tambay. Ayun. Ang tawag dyan, law of attraction. So, if you want to have affirmations, kailangan ang karaniwan mo munang makakausap, mga positive thinker. Tama! Kailangan ang panonoorin mo, masisigla, masasayang panoorin. Kasi, sinabi mo sarili mo, gagaling ako. Pero ang napapakinggan mo, puro problema. Is it positive? No, it is not positive. At baka, mas maging matimbang pa yung pag-iisip mo ng problema rather than doon sa affirmation na meron ka. Tama! Okay? So, ano-ano pa ang mga affirmations? Sa akin naman, pare, sa law of attraction naman. Dahil ito ay isang salita na which is very powerful. So, dapat alamin nila, intindihin nila, na malaman nila na ang salita ay very powerful. Kung anong sinasabi mo parate na inilalabas sa iyong bibig, yes, yan ang na-attract mo. Yes. Dahil pag ito ay ibinigkas mo, pare ko, pag ibinigkas mo to, lumabas sa iyong bibig, hindi lang yung mga nakapaligid ang nakakarinig. Correct. Alam mo kung sino nakakarinig? Sino? The buong universe, the galaxy. Yes. Kasi yun ang nakakarinig at syempre naririnig yan ng ating Panginoong lumikha. Yan. Yun ang pinaka-importante. No? The Lord sees you. The Lord knows you. Every bit of you. Lahat-lahat ng meron ka, lahat ng saloobin mo, kilalang-kilala ka ng Diyos. Iniintay niya lang na maging mataas yung pananampalataya o yung faith mo. Kasi pag tumaas yung faith mo, dyan magsisimula yung positivity. Because if you do have faith, fear, worries, anxieties, depression will never enter your mind anymore. Look. Yes, tignan mo to. Tayo mong bulok. Pag sinabi mo na, ang hirap ng buhay, no? Ang hirap. Yan! Yan! Umpisa ba lang? May kakwentuhan ka. Ang hirap ng buhay, no? Sumagot naman yung kakwentuhan mo. Ang hirap nga, pre. See? Diba? So, na-attract mo na yung attention niya, nagsang-ayon kayo sa parehas negatibo. Tama. Okay. Ang isasagot ko doon, anong sabi mo? Ano? Challenging ang buhay. Challenging ang buhay. Tama. Diba? Ang sarap makipagsapalaran. Yan. Risk-taker ako eh. Laban. Bakit? Oh. Bakit? Laban. Kasi ako. Kasi kailangan kong ma-challenge. Hindi ko dapat patunayan na yung sinasabi may mahirap. Meron nga tayong ano, pare. Meron nga tayong tinuro. Kung may panahon kayo, balikan nyo sa alam nyo ba? Yung four sentences na positive affirmation. Ayan! Daanan natin. Sige. Ito, saklit lang to, ha? Kabisado mo yun, di ba? Kabisado mo yun? Nakalimutan ko na. Okay. Actually, pag ginawa mo to every morning, sa sarili mo, pwede mong gawin to sa ibang tao, pero I suggest, do it for yourself muna. Ayan. Harap ka sa salamin, and these are the four sentences na maniwala ka, magta-turn into positive affirmation ang takbo ng utak mo. Number one, I am sorry. Number two, please forgive me. Please forgive me. Number three, thank you. And number four, I love you. Those four sentences, kung gagamitin mo araw-araw sa sarili mo na nakaharap ka sa salamin, una, I'm sorry. Humingi ka ng kapatawaran. Why? Kaya ka may sakit. It is what you did sa katawan mo before. Please forgive me. Patawarin mo ako kung napabayaan kita, kung napabayaan ko sarili ko. Thank you, salamat, at na-realize ko ngayon na may pagkakataon pa ako magbago. I love you, at sa pagbabagong ito, uunahin kong mahalin kita ngayon
para bigyan pa tayo ng Panginoon na mahabang panahon para makarecover at gumaling sa sakit na ito. So doon pa lang, you know? Doon pa lang, pare ko. Doon pa lang. Alam mo na, pare ko, na ina-affirm mo na sa sarili mo, doon pa lang. Pare, yung pare, please forgive me. Ang sarap na sibok na puso. Nagulat ako! Negative ka eh! Ah, hindi ako negative! Nagulat! Na-excite ako! Ayun! That's the right word, man. That's the right word. Hindi ako nagulat! Oh, na-excite ako! At hindi ako ninervyos! Ayun! Nanginig ako! Pero pare, nung naamo ka, nagulat ka, may naamoy ako. Kailan yun? Kanina lang. Parang may kasama. Alam niyo ba? Alam niyo ba yung ano? Para turuan namin kayo ha, ito positive affirmation. Oh, sige, sige. Yung pagka medyo umutot ka tapos may kasama siya. Ah. Oh. Kaya, umutot ka. Siyempre, hangin 'yan eh. Oh. Hindi mo na kaya, nautot ka. Oh. Tapos may kasama. Ah. Oh. Alam niyo ang pinakamagandang tawag doon sa kasama? Ano 'yon? Gate crusher. Gate crusher. Mm-hmm. Kasi hindi naman inimbitahan, sumasama. Eko, idadaan naman natin yan sa musika. Sa musika. Oo. Oh. Sige, ano yung musika na yan? Sa music daw, oh, ang utot ay sounds of silence. Sounds of silence. Oh. Okay. Pag yan ay sumambulat sa hangin, ang tawag dyan, oh, ay dust in the wind. Dust in the wind daw. Tapos, ano ba? Nakalimutan. Oh, sige. Okay, tuloy natin yung topic natin. Basta tandaan nyo yung affirmation, yung four sentences na tinuro ko kanina. Ulitin mo, ano yung four sentences? I'm sorry. Sorry. Please forgive. Pag ano yan, pag-amin na ikaw ay may kasalanan. Uh-huh. Please forgive me. Opo. Paghingi ng kapatawaran. Yes. Thank you. Pagpapasalamat. Aha. And I love you. Okay. Yon. Ngayon, linawin natin, hindi lang ho sa may sakit ito. There are four kinds of affirmation, pare. Ano yung apat? Okay. The four kinds of affirmation na aming isi-share sa inyo. Unang-una, what is money affirmation? O yan ha. Pare, aha, money, pinag-uusapan natin ng pera. Aha. Ayan. Number two, what is love affirmation? Alright. Number three, what is self-love affirmation? And number four, what is healing affirmation? Okay. So, simple lang to. Magbibigay kami, gusto namin, kung talagang interesado kayong gawin ito, meron akong sentences na ibibigay sa'yo, practicein mo. Alright? Practicein mo. Pag na-practice mo, you will see for yourself kung talagang may law of attraction. Kung ano ang sinasabi mo, mangyayari. Pag negatibo lagi sinasabi mo, tingnan mo ang resulta ng iyong buhay, negatibo. Yes. Pero kung positibo lagi ang sinasabi mo, tingnan mo ang magiging resulta ng iyong buhay, positibo. Okay. Sige, what are the sentences? Po. Sentences na tayo. Okay. Number one, yung money affirmation. Yan. Pare, anong tip mo? Anong sentence ang sasabihin mo tungkol sa money affirmation? Anong sentence? Ayan, yan. Ito. Yan, yan. Ah, ito. I am ready, aha, willing, and happy to receive money. That's affirmation. I am ready, handa na ako. Happy and willing to receive money. Yo. Diba? Hindi yung lagi, saan kaya ako kukuha ng pera? Pare, ang pera, nandyan lang. Nandyan lang yan. Ang tanong, gusto mo ba talaga? Oo. Oh. Handa ka na ba? Baka kasi kailangan mo ng pera, padalan ka ng Panginoon nang hindi mo alam kung saan galing, eh hindi ka naman pala handang gamitin ito sa tama, baliwala po yan. Yun. Correct? Yan, nasubukan ko yan. Oh, di ba? Nasubukan ko yan, oh, pare. Sabi ko, nung babiyahe kami, yan kami mga bata, sabi ko, magkakapera ako ngayon. Yan. Na, magkakapera ako ngayon. Yan. Pumarada kami sa gas station. Oo. Oh. Marada kami. Oo. Oh. Alam mo, blessing in disguise. Bakit? May 100 pesos. Saan? Napulot ko. Oh, diba? Natapakan ko. Nak, sabi ko sa inyo, kakapera the power of affirmation. Yan. See? Totoo yun. Totoo po yun. Ako naman, sinasabi ko yan. Okay. Magkakapera ako ngayon. Lord,
I believe magkakapera ako ngayon. Ayan. Naniwala ako. Mm-hmm. Tinanggap ko. Alam mo nangyari? Ano nangyari? May tumawag sa akin. Oh! Magbabayad ng utang. Oh! Alam mo pangalan? Ano pangalan? Gusto marinig? Ah, sige. Ngayong araw na to. Ngayong araw na to. Victor de Guzman. Victor, wala siya nag-abot ah. Nag-abot siya. Power of affirmation. Yeah. Okay, what is love affirmation, pare? Yun. Ito naman yung love. I attract loving and caring people into my life. Mm-hmm. Dito ko po ngayon, idudugtong. Yung kay Doc Atoy, aha, na yung kaibigan niya magbabayad. Aha. Dahil mapagmahal si Doc Atoy, aha, naintindihan niya na hindi muna makakabayad si Boss Dick. This is the love affirmation. Okay. I attract loving and caring people into my life. I love you, Doc Atoy. Dugtong-dugtong yan eh. Kalina, kalina, Lord. Thank you, Lord. Amen. I love you with all my heart. Diba? What is, pangatlo na tayo. Okay. What is self-love affirmation? Ito naman. I am worthy of my dream. Tandaan nyo, lahat tayo may pangarap. May pangarap. The question is this. Kapatid, alam mo ba na worthy ka ng pinapangarap mo? Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, nangangarap ka pero feeling mo, kaya ko ba yun? So, sinabi mo na sa sarili mo na hindi eh. So, positive. I am worthy. Karapat dapat akong makarating sa pangarap ko na yon. At dahil amen, sinasabi mo yung sarili mo, yun yung magpupush sa'yo, yun yung motivational factor in your own self for you to push into your limits. Aalis ka, aalis ka sa convenience side mo eh. Sa comfort zone. Comfort zone, aalis ka eh. Pagkataka you're going lang to dati get out of the box. Sabi. Yun. Di ba dati gumigising ka, alas 10, okay lang. Oo. Alauna pa naman pasok eh. Something walang like that. Walang pagbabago. Pero dahil may pangarap ka, kailangan mo ng additional na oras, babangon. Pagmulat mo, oops, teka lang. Gusto ko palang magkakotse. Paano pala ako magkakakotse? Eh, ganito lang ginagawa ko. So, I need to do something new. I need to add some income for myself. So, bangon ka na mas maaga, gawa ka ng ibang paraan. So, are you worthy of your dreams? You say to yourself, yes, I am worthy of my dreams. Yun. Hindi lang dun sa ano, ah. Hindi lang yan sa mga material. Hindi lang sa material. Pati doon sa personal life. Lalo na sa kagalingan. Yes. Ako ba ay karapat dapat pang gumaling? Ito na yan. Ayan. That is the number 4. Oh. What is a healing affirmation? Oh, makinig. Lahat ng pasyente. Okay. Whether you're struggling with a physical, mental, or emotional affliction, daily affirmation for healing can empower you. Yun! At ito lang ang dapat mong sabihin. I give myself permission to heal. To heal. Binibigyan mo yung sarili mo ng karapatan para gumaling. Kasi pag tinanong mo, I am worthy to be healed. Yes. Bakit? Tatanungin ka eh. Baka nga, ikaw, tanongin ni Lord eh. Anak, pag pinagaling ba kita, aalagaan mo na yung katawan mo? O babalik ka pa rin sa maling gawain mo? So, ikaw yung mag-a-affirm kay Lord. Lord, yes, give me a chance. Then I'll show you that I will love myself as I love you, Lord. Kasi sinabi na po ninyo eh. Love others as you love yourself. Tama? So, tama. Tinitingnan niya eh. Talaga bang minahal mo yung sarili mo? O ginamit mo lang yung katawan mo para magkaroon ka ng mga gusto mo. See? Doon napabayaan ang katawan. Pero if we really love our own body like the way we should, then maniwala ho kayo, hindi ipahihintulot ni Lord na bumigay yan, kundi bibigyan ka pa niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng extra strength ng para mag-push through na makatulong ka pa sa kapwa-tao mo. Yes. Alright! Kasi yung sa iba, Doc, sa mga pasyente natin, akala nila, pag uminom ka nito, okay na. Mm. Hindi nila alam,
may prosesong daraan. Tama. At kung sakaling maiintindihan niyo po ang buong health forum ni Doc Atoy. Kaya lagi tayo nag-iimbita eh. That's why lagi po naming ini-encourage kayo na panoorin para maintindihan po, maintindihan ma-internalize niyo ang kabubuang laman ng mensahe ng health forum. Correct. Kasi dahil diyan, yung sinasabi lang, ang bagal naman. Unang-una kasi, patience is a virtue. Correct. No? Wala, at saka ano, di ba, paulit-ulit din natin nababanggit naman. Huwag niyo sabihin, hindi namin nababanggit. Taon ang binilang mo, kaya bumigay yung katawan mo ang tagkasakit. Huwag mo namang asahang isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, tatlong buwan, magaling ka na. It takes time for your body to be healed. Okay? Marami tayong dapat ayusin. Eh. Pero one at a time. Yun ang step by step. Oh, walang magic. Wala pong magic. Ayaw natin ng magic. Ang magic na nakakasira eh. Correct. Kaya tayo, ang gusto namin, katulad niyan. Oh, di ba? Mag-umpisa ka sa spiritual. Di ba tinuro natin? Of course. Mag-umpisa ka sa spiritual. Go back to God. Sabi nga sa akin eh, Doc, ano bang maitutulong mo sa amin para umayos ang kalusugan namin? Alam mo una kong sinabi? Oh. Ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Ayusin mo ang relasyon mo sa kapwa-tao mo. At magugulat ka, gagawa na siya ng milagro. Amen to that! Spiritual, psikolohikal, mental, susunod na ho. Ang physical. Alright! So mga kaibigan, naway nakapulot na naman kayo ng I hope na konting kaalaman tungkol sa kalusugan sa pamamagitan ng positive thinking and we call it the affirmation. At natutunan nyo yan dito sa Alam Nyo Ba? Yo!